Yan! Ernesto, kakain na! Fabian! Anak, kakain na! Kain ka na. Magdamag ka na naman sa cellphone, ha? Ay, naku, Fabian. Sabi ko naman sa'yo, dapat ipinagdalasan muna natin ang pagkain. Anak, gusto mo bang sumama sa amin ang tatay mo para magsimba sa katedral? Doon sa kilalang simbahan. Pagpapasalamat lang natin na sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Lagi tayong magkakasama. Hindi niya tayo pinapabayaan. Nakakakain tayo 3 beses sa isang araw. At higit sa lahat, lagi niya tayong ginagabayan. O nga naman anak, wala namang pasok ngayon. Tama ka na naman sa amin ng iyong nanay Dolores. Nay, tay, di po muna ako makakasama. May gagawin pa po kasi ako mamaya. Sigurado ka, baka alibay mo na naman yan. Ikang bata ka talaga. Ay siya, tara na yung nasto, tay. Magagayak pa. Ikaw na muna bahala dyan, anak, ha? Kami uuna na. Sige po, nay. O anak, una na kami. Ikaw na bahala sa pinagkainan, ha? Sige po, nay. Tay, ingat po, eh. Ilaw naman ang anak, Dolores. Nahihinyadahin rin na ako. Ba't hindi sumasama sa atin? Ay, naku, Ernesto. Yung anak mo, napakapasaway talaga. Ba, papadasa yata ang pagsakit ng ulo mo. Patayin mo na kaya yan sa doktor. Wala lang ito, Ernesto. Napakainit lang sa labas. Tren muna ikaw. Gisingin mo na si Fabian. Napakainit lang ako ng gamot. Fabian! Fabian! Bye! Gumising ka na dyan. Ay, naku talaga, Fabian. Hindi mo man lang po nililipit ang pinagkainan bago ka mag-cellphone dyan. Ay, siya, Dolores. Alis muna ako. Siya, ingat kay Ernesto. Nay! Tulong! Tulungan niyo kami! Nay! Tulong! Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! Tulong! Ay! Tulong! 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 Inanay ko! Tay, pasensya na po. Palagi mo na lang po ang kasuri sa inyo. Hindi po ako naiyan sa bayan niyo ni nanay. Ako ba naman, Fabian? Hindi mo yung kasalanan. Nagmana ka lang sa tinas ng ulo ng nanay mo. Matagal na siya nakakaramdam ng masakit ng ulo. Dok, ang gusto na ko sinasabi. Matagal ko lang po. May isang beses po ba ay naman po siya sa ibang doktor para masulong kapag po siya ay may kaibang nararamdaman? Based on the examination that the doctor sa pasyente, matagal na simula nung na makaramdam siya ng sintomas ng kanyang malubhang karamdaman. At habang ipinagsasawalang bahala ito o nasusuri, ay mas malala ang bawat sintomas na maranasin ng pasyente. That explains kung bakit biglaan na mga naging pagbagsak ng pasyente bago siya malisubog ito. Matindi na po ang sintomas ng karamdaman ng susubok sa katawan ng pasyente, LVD
honest po na kung hindi agad siya nadala rito, you never know what are the realist possibilities na maaaring danasin ng pasyente. Kalma lang po. Dapat lang po natin gawin ay magpakatatagat pagtiwala po kay doktor. Gagawin naman po lahat ni Doc ang kanyang makakaya upang may salbawin yung asawa. Kalma lang po tayo. Good morning din po sa inyong dalawa. As per my assessment sa current status ng inyong asawa, ang resulta ng kalagayan sa kanya sa ngayon ay hindi na nalala sa mga nakaraang araw. It seems like nagkaroon lamang ng kaunting epekto ang nirekomendang mga gamot na sa kanya nito mga naunang araw. But this few days later than that, tila hindi na po tinatanggap ng katawan niya mga medicines na tinitake niya at wala nang naging epekto ito sa kanya. I'll just do my rounds po and for this morning and we'll be back after. And we'll perform a more thorough diagnosis and prognosis para makapag-recommend ng mga medicines na makakatulong po sa tuluyan niyang panggaling. Dok, siguro po ba ang pagaling ng aking ina sa gagawin niyo po pong mga pagsusuri? About that po, sorry sir, this may be a very saddening news, but it would be better na maging mas matangko ako sa inyo. And performing a more thorough diagnosis and prognosis and giving patients new set of medicines doesn't ascertain 100% of survival. Increasing the chances of her survival always depend on her. And pero wag po kayong mawala ng pag-asa, nakikita ko rin naman po na nilalabanan po ng inaray ang kanyang nararamdaman. Professional whom you entrusted your life with will always do our best in any possible ways po. Please excuse me po, I'll just check the other inpatients po. Lord, alam ko po na hindi po ako palasimba at sa tuwing niyayaya ako ng aking mga magulang ay nagdadahilan po ako. Kaya niyo po ba ako pinaparusahan ng ganito? Pero Lord, ako po ay lumalapit sa inyo. Kahit malayo po ang loob po sa inyo, sana po pakinggan niyo ang aking hiling na humaba pa ang buhay ng aking ina at makasama ko pa siya ng habang panahon para makabawi ako at maiparamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal. Sino ka? Asan ako? At bakit ako nandito dito? Nagdadasala mo ako kanina, pero pagmulat ko ay nandito na ako. Ano ba talaga nangyayari? Malma ka agi mo, Fabian. Ako si Sebastian, hindi dito ka sa ligtas na lugar. Maaari kitang matulungan. Paano mo nalaman na nga ang pangalan? Eh, hindi naman ako nagpapakilala sa iyo. At saka, bakit parang pamilyar ang iyong pangalan? Malagi kang napabangitan ang aking mga magulang. Ano ba talaga nangyayari? At asan ako? Kung kayo'y halika, ako'y iyong samahan at ating nga alamin at tutuklasin kung ano nga ba talaga ang lugar na ito. Alam mo bang napaka-perte mo, Fabian, at nabigyan ka ng pagkakataon upang malaman at matuklasan ang pinagmula ng simbahan. Teka, hindi ko pa nga alam kung ano nangyayari. Kailangan ako ng nanay ko sa ospital, kailangan ko nang bumalik doon.
huminahon ka, Fabian. Huwag kang mag-alala at ako bahala sa'yo. Paano ko hinahon? Eh, nasa ospital na nanay ko. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng panahon. Alam ko, Fabian. Ngunit, galing ka sa simbahan. Tama. Nanalangin ka sa Panginoon, hindi mo naman palaging kinakausap. Nagdasal ka sa simbahan, hindi mo naman gustong puntahan. Eh, matanong ko lang, sino ba ang mga ito? Sino ba yung mga dating pari ng silbi sa simbahan nun? Nagsilbi sila dito sa simbahan ito simula nang nakita yung ito. Eh, ano naman ang pinagmulan ng Metropolitan Cathedral ng San Sebastian? Ang simbahan ito ay pinangalan kay Saint Sebastian, o mas kilala din lang si San Sebastian. Isang kayalang Kristiyanong santo at martir. Siya ay naging simbolo ng lakas, tibay at tiyaga. Naging simbolo din siya ng katapangan laban sa kahirapan. Ang ganda pala ng istorya ng simbahan na palagi pinupunta ng mga magulang ko. Pero teka lang, kanina pa kita kasama, ngunit hindi ko pa alam ang iyong buong pangalan. At bakit ka nga ba nandirito? Ngayon ko talagang malaman? Oo naman, para na natang kaibigan eh. Ako si San Sebastian. Pinanganak ako sa Pransya, ngunit ay lumaki ako sa Italy. Naging isang Romanong sundalo para protektahan ang kapwa kong mga Kristiyano. Ano? Ikaw si San Sebastian? Ang patron ng simbahan ito? Oo, tama ka dyan. At nandito ako para maintindihan mo at pabatid ko sa iyo ang kahalagahan ng simbahan ito, gayon din sa iyong pagkatuto. Oo nga pala, kung hindi ako nagkakamali, sobrang saya ng mga Tagalipa. At madaming iba't ibang tao ang dumadayo rito tuwing kapistahan. January 20, nagkaroon ng selebrasyon at pagpupuri ang mga tao rito para sa iyo. Oo. At masaya din akong malaman ang tungkol diyan. Masaya akong maraming tao ang binakalimot lumapit sa Diyos. Kaya ikaw, Fabian, huwag na huwag kang makalimot na lumapit sa Diyos. Makaranas ka man ng tagumpay, kalungkutan, o pagsubok sa buhay. Huwag na huwag mo kalimutan lumapit sa Diyos, bigyang pugay at purihin dahil sa lang ang kasama niya. Hindi ako lubos na sigurado, ngunit si iyong mukha'y nababanaag ko ang panggugulo ng kung ano. Nais mo bang ibahagi sa akin na bumabagabag sa iyo? Ano ba ang katanungan mo na nais mo mabigyan ng kasagutan? Paliwanag ko ang lahat ng iyong mga katanungan patungkol sa simbahang ito. Dumako naman tayo sa mga disenyo. Ang simbahan na ito ay itinayo sa tradisyong Romanesque. Mayroon itong malaking pabilog na simboryo, higanteng mga pader at haligi, balkonahe at mga arko. May pagmamalaki na nakatayo sa harap ng simbahan ay isang kampanilya. Ang pasilyo naman na nagahati sa mga bangko ay humahantong sa altar. Naliliguan ng mga ilaw na ibinigay ng klerestory ng simboryo sa itaas. Ang kisame kasama ang mga pendentive at entrados ay pininturahan ng mga larawan ng mga santo. Simulan ko kung saan ito unang itinayo. Unang itinayo ito noong 1605, malapit sa Laguna de Bombom o Lawa ng Taal. At hindi nagtagal ang simbahang ito sapagkat gumuho ito sa pagputok ng Bulkang Taal. Ito'y muling nanumbalik at itinayo ang katedral dito sa Lipa noong 1779 na tinapos ni Fray Manuel Galiana. Nay! Nay!
nakapanibago ata ah. Nay, kumusta na po kayo? Ayos naman ako. Dok, ano po kalagayan ng nanay ko? Magandang umaga po, sir. Isang nakakagulat ng milagro ang nangyari at masaya ko pong ipabalita sa inyo ang naging resulta ng monitoring namin sa inyong ina. Ayon sa muling pagsusuri ng status sa pasyente, tila nagre-response ang kanyang katawan sa mga bagong gamot ng aming inarekomenda sa kanya. And it wasn't the medication alone na nakakatulong sa kanya. Our patient here is a fighter. Sabi ko naman sa inyo, anak eh, kakayanin ko yun. Kaya mo yun, ikaw yun. Oh? Talaga ba anak? Ikaw ha? Ano na pinagbago mo ha? Malaki po ang naging tulong ng pasyente sa kanyang sarili na makasurvive sa kanyang karamdaman. Based on the interview and examination that we conducted, we're so happy po para sa inyo, ma'am, sir, and for you po. And I'd like to excuse myself po muna. Thank you, Mama Pudo. Thank you po, Dr. Pudo. Maraming bagay ang hindi aksident ang nangyayari sa buhay ng isang tao. Maraming bagay ang sadyang itinakda para baguhin hindi lamang ang buhay, kundi mismo ang maging isang tao. Maraming bagay ang kailangan mangyari sa nakaraan para maging kung ano ang isang kasalukuyan. At isa lamang sa mga patunay noon, ang kasaysayan ng Katedral ng Lipa. Maging ang kung anong nangyari sa araw na iyon, hindi aksident ang napadaan ako sa Katedral ng araw na iyon. Hindi aksidente ang naisipan kong pumasok at manalangin sa loob noon. Hindi aksidente ang nagtiwala ako sa kung sino ang nakikinig sa akin. Nakatakda lahat ng iyon. Nakatakda akong dumaan sa lugar na iyon. Ang pumasok at ipagkatiwala sa kanya ang lahat. Maging ang malaman kung ano ang kasaysayan ng simbahan. Nakatakda maging parte iyon ng aking kahapon. Dahil iyon ang paraan niya para sabihin gaano man karami ang naging pagkakamali ko. Hindi niya ako ilalayo. Bagkus, ay mas ilalapit pa niya ako magmula sa ngayon at sa susunod pang araw. At upang mas maunawaan ko na sa aking kasalukuyan, maraming bagay ang dapat kong pahalagahan, hindi lamang basta bilang isang kayamanan, kundi isang kasaysayan na bumubuo sa aking pagkatao at isang magandang memorya ng mga naunang namuhay kaysa sa akin.